Hey, Kaagar friends! Welcome to Waring Abraham, Homesteading and Rabbitry. Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong gagawin natin dito sa Rabbitry. Pero sa video na ito guys, ipapakita ko sa inyo or isasama ko kayo sa pag-wawalay natin ng mga kids. Tara guys, umpisahan na natin. So ayun guys, sa pag-wawalay natin ng mga kids, ang ginagawa ko kung hindi late in the afternoon or early morning para maiwasan natin yung stress sa mga kids, lalo na sa dough. So sa pag-wawalay natin, kailangan natin ng mga crates. So ang crates guys, magsisilbi as a holder o lalagyanan ng mga kids sa pagta-transfer natin sa mga kulungan nila. So bali, dito natin sila ilalagay guys, dun sa pinakita ko. Bali, temporary, dito muna sila mailalagay. Diyan natin sila ilalagay. So tara. So ayun guys, sa pag-wean natin ng mga kids, kinukonsider natin yung dalawang bagay. Unang-una, yung age ng kids. Dapat 1 month up na yan. Tapos yung condition ng dough. Siyempre, titignan din natin yung condition ng dough. Kung stress na or wala ng gatas or sobrang stress na yung dough sa mga kids niya. So ngayon guys, umpisahan natin magtanggal ng mga kids sa mga dough. So eto guys, 6 to. Kaso nabenta na yung 3. Eto guys, ang father nila is yung purebred Californian. Bali, ito yung parents. Malaki din yung mga dough na ginagamit natin. So, ito din. Ito, cross siya ng yung New Zealand yung father. Ngayon sila kalaki, guys. Ito yung mga produce natin ngayong summer.
thankful pa rin tayo, grateful pa rin tayo kasi may mga produce tayo kahit mainit yung panahon. Pero meron pa rin tayong ilan na naiwan, guys, kasi sobrang liit. Yun nga, guys, yung nakikita ko disadvantage ngayong summer, yung ano, yung minsan kokonti yung mga nagsusurvive, tapos minsan nagiging bansot yung mga animals natin tuwing summer kasi nga kontrolado yung pagkain nila, tapos shoot, yun, humihina sila na kumain. So ayun, guys, ito yung mga rabbit natin, ilalagay na natin dun sa ano, dun sa mga grow out or temporary cage na paglalagyan natin. So ayun, guys, ito sila, sobrang bigat ng mga rabbits natin. Guys, ito yung mga produce natin. Ilagay na natin sa ano, sa mga cage nila bago. Ano natin, ito yung mga produce natin ngayong summer. Bali, ito, guys, i-ano natin. So, bali, ito, guys, yung mga produce natin ngayong summer. So bali, ang gagawin natin dito, guys, is control muna yung ano, yung commercial pellets. Observe nyo kung gaano kadami yung nauubos nila. Tapos unligrass, syempre, kung gusto nyo bigyan ng hay, dapat hay muna para hindi sila mabigla sa mataas na ano, moisture. Yung mga grass na binibigay nyo, pwede nyo i-air dry muna bago ibigay sa mga kids natin. So ang ano naman, guys, sa vitamins, kung gusto nyong bigyan ng vitamins, pwede yung mga syrup na vitamins pang puppy or kahit anong multivitamins, pwedeng ibigay sa mga kids. So ayun, guys, magiging available yung mga rabbit natin after 1 week. Bali, ang gagawin natin is papalakasin muna natin sila para mas ano, mas matibay sila. Tapos, guys, dun sa mga dough natin, kung gusto nyong injekan ng B-complex, bali ang program natin sa B-complex para makarecover agad sila sa stress sa pagpapadede ng mga kids, pwedeng sundin nyo yung every other day sa isang linggo. Kunwari, Monday, Wednesday, tapos Saturday, pwede nyong gawin yon. Or sunod-sunod na Monday, Tuesday, Wednesday. Pero ako, ang ginagawa ko dito, every other day sa isang linggo. Kunwari, Monday, tapos Wednesday, tapos pwedeng Friday or Saturday. Tapos ang ini-inject ko, guys, sa mga rabbit natin, depende pa rin sa kilo ng dough nyo. Pero ang ginagawa ko dito, 1 ml na B-complex yung ini-inject ko sa kanila. Tapos sa mga kids, guys, kung gusto nyong bigyan ng mga multivitamins na syrup or yung mga pang young animals, pwede nyong bigyan. Nandyan yung MVP puppy, mga ano, mga tiki-tiki yung pang tao. Proven ko na yun, guys, mas mabilis silang nakakapagpalaki ng kids. Pero disclaimer lang, guys, kung meron naman kayong mabili na pang-animals, yung pang-animals na lang yung bilhin nyo. Pero ako, guys, ginagamit ko talaga yung tiki-tiki tsaka yung ano, tsaka yung silin. Mas mabilis silang magpalaki na ano, ng mga kids. So ayun, guys, ito yung mga produce natin. Pala, guys, meron tayong lion head na available, kaso dalawang back lang sila.
So ito guys, available ang kung gusto niyo ano or interested kayo sa mga rabbit natin, i-PM niyo ako sa Maginoong Magsasaka. Kaso guys, ang ginagawa natin is pick up lang dito sa Rabbit Tree. Tapos kung gusto niyo meet up sa bayan lang ng Concepcion. Hanggang doon lang guys, hindi ako lumalayo sa meet up ko. Hanggang bayan lang ng Concepcion. Tapos guys, sa mga nagtatanong pala kung meron na tayong binebenta na pure breeds sa ngayon guys, hindi muna tayo nagbebenta ng pure breeds kasi inuuna natin yung mga unang nagpa-reserve talaga. So, pag may available na guys, huwag kayong mag-alala. Mura lang nating ina-out yung mga pure breeds natin. Ngayon guys, ito yung mga available natin, anak na mga pure breeds natin, cross ng mga upgraded. So, ito sila guys. Tapos pala guys, kung gusto nyo pala ng mini rex na buck, magkakaroon tayo ng available na mini rex. Kaso puro buck yung linabas nila. Tara, tignan natin. So, ito guys, ito yung mga mini rex natin. Magiging available sila sa katapusan ng April. Basta i-PM nyo ako guys, murang-mura yan guys. Kung gusto nyo magkaroon ng mini rex na mura, mga buck na lang to guys, mga lalaki. Wala na pong available na daw kasi mas madaming buck ang linabas nila. Ang bentahan po namin dito is 5,000 lang. Tapos, ang original price ng mga mini rex guys, nag-uumpisa siya ng 8,000 to 12,000. Eto guys, binebenta ko lang ng 5,000 yung mga buck natin. Maraming salamat sa pagsama sa pagwawalay natin ng mga kids. Muli, ako si Maginoong Magsasaka. Bumabati sa inyo ng magandang buhay. Bye guys, see you next vlog. God bless.